What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik. And today, nagluto tayo ng seafood sinigang. So sa video na to, i-share ko sa inyo ang aking diskarte kung paano lutuin ito. So paano mga repa? Tara, samahan nyo ako at akin ng ibabahagi ang diskarte ko sa paggawa nito. Okay mga repa, simulan na natin ang pagluto ng seafood sinigang. So, tamang-tama ito sa panahon ngayon, lalo na Semana Santa or Holy Week. So, tayo, usual ng mga Catholic, hindi kumakain ng meat pagka Holy Week. So, ito isa sa mga recipe na okay na lutuin mga repa. So, dito, usually, pag nagluluto tayo ng sinigang, halo-halo lang yun, tas pakulo. Ito, hindi. Ang diskarte ko dito ay nagigisa tayo. So, gumamit ako dito ng pulang sibuyas mga repa. Medium size, and then ito, ginger or luya. So, gigisahin lang natin itong mga repa, and hindi tayo gagamit dito ng bawang. So, ito, pag-isa natin ito, hihintay lang natin mag-aromatics or umutok yung amoy ng luya tsaka ng sibuyas, yun yung right time para i-add yung next ingredient. So, next ingredient natin dito, naglagay tayo dito ng tatlong kamatis na hiniwa natin. So ayan, pag nagsisigang ako, mahilig ako maglagay ng kamatis. Kasi, di ba, pag minsan nagluluto tayo ng kinamatisan na isda, ang sarap-sarap. Imagine niyo yung fusion ni kamatis tsaka nung instant sinigang flavor mix ay talagang pagkasarap. So dito, we added also pamintang durog. So visually ko lang tinitingnan siya. Tinatansya lang natin ito mga repa. So, hindi naman tayo pare-parehas ng ating mga lutuan. Kaya, sana ma-enhance nyo rin mga repa yung inyong pagtansya. So, pagkatapos yan, para mas lalong maglumabas yung flavor ng ating kamatis at saka ng ating ibang ingredients, maglalagay rin din tayo dito ng patis. So, sa ganyang klase ng sandok ko, isang puno niyan ang ginamit ko mga repa. So, gisa-gisa lang tayo dito. So, sa pag-gisa, iintay lang natin itong malusaw ng konti yung ating kamatis. Para talaga yung sangkutsang-sangkutsa yung ating mga ingredients dito. Pagkatapos niyan, naglagay din ako ng isang siling haba. Objective na umanggang to. Ang gusto ko lang dito sa siling haba natin ay yung aroma niya mahalo natin dito sa ating sabaw ng sinigang mga repa. Okay mga repa, so once lumabas na yung aromatics ng ating mga ingredients like yung sili, kamatis, sibuyas, luya, ang next step na gagawin natin dito ay mag-add na tayo ng water. So siguro mga 6 cups of water or depende sa lagayan nyo. Basta ang tip ko lang kung magsasabaw kayo, huwag nyo dadamihan ng sobra yung sabaw nyo para yung broth or yung katas ng ating mga meat or seafoods talagang malalasahan nyo sa inyong sabaw. Talagang masarap yun mga repa. So yan, after natin mag-add ng water, naglagay na tayo dito ng instant na sinigang flavor mix. So, depende sa inyo yan. Pwede kayong gumamit ng natural na sampalok. Ang diskarte naman doon, pakukuluan nyo, tapos i-strainer nyo, kukunin nyo na yung pinakakatas. So, pero ito. So, gusto natin mabilisan luto na lang kaya ganito. Pagkatapos nyan, nalagyan natin siya ng mga veggies, yung mga matagal lumambot. So, nilagay natin siya ng okra, ng sitaw, tsaka ng labanos mga repa. So, ito ang diskarte ko mga repa sa pagluto ng seafood sinigang. So, ayan. So, ang diskarte rito, uunahin natin lagi yung mas matagal lumambot or mas matagal madurog. So, ayan. Next natin dito ang ating hipon. Siguro, gumamit lang tayo dito ng mga 10 piraso lang. Ayan. So, pagka ang hipon natin ay nag-iba na ng kulay, nagkulay pula na siya, or orange, yun ang right time to add the next ingredient. So, ito naman, bumili din ako mga repa ng salmon belly.
So siguro yung ating hipon, wala pang 100 pesos yan. Salmon belly, wala pa rin 100 pesos. So mukha lang mamahalin yung ating niluluto dahil sa ating mga ingredients. Pero ito yung mga diskarteng masarap pero hindi kamahalan. So ayan na, yung hipon natin ay nagpula na. Konting kululang natin yan para maiwasan din natin ma-overcook ang ating salmon belly. Next step naman, ito, dahil sa almost done na tayo, inalagay na natin panghuli yung ating squid. So yung squid na to, tinanggal lang natin yung tinta niya, ginupit natin siya para hindi kumulay yung ink. So saglit na saglit lang din ang pagluto nito kasi pagka nasobran ng luto ang squid, lumilit sa sobra at parang nagiging parang goma pagka kinagat natin. So pag napansin nyo na nag-curl na yan, okay na yun. Yung biglang parang nag-shrink ng konti yung appearance ng ating squid. So mga repa, ito yung ating mixed seafood sinigang. So ang huling gagawin natin dito, pagkulo nito, sasalin lang natin ng isa pang siling haba siguro, tsaka ng mga ating mga gulay. So pwede tayong maglagay dito ng kangkong leaves. O yan, pwede tayong gumamit dito ng yung mustard leaves. Ayun mga repa. Ayun mga repa. So imagine niyo yung paghigop yun ng sabaw nito. Sasabihin ko sa inyo ay pagkasarap nito. Ganito lang yung timplahan nito mga repa. So talaga magpapasarap nito yung luya tsaka yung ating kamatis sa sinigang flavor mix. At syempre yung katas ng ating hipon at tsaka ng squid. So ayan, ang ginamit ko pala dito mga repa dahon ng mustasa or mustard leaves. So mas gusto ko to kasi mas may nakakain ako kasi pag yung dahon ng kangkong pag medyo na overcook, hindi ko na masilayan minsan so mas para sa akin mas nasasarapan ako sa dahon ng mustasa mga repa. So ayan, tapos na tayo magluto dito mga repa. So pwede na i-serve to. So gusto ko lang uling magpasalamat sa inyo mga repa sa inyong pagsusubaybay sa aking mga vlogs, sa aking mga videos. So this is Kuya Nikki. Again, just wanna say thank you everyone. And ingat tayong lahat and have a good day.